Pwede na hapon. So in one day, mga magkano yung kinikita ninyo? So, anong masasabi mo sa mga taong yung mga ano, nawawala ng pag-asa sa buhay? Hello mga loves! Welcome back to my vlog. So for today's video guys, we are going to visit Santo Niño Church and also we will check Magellan's Cross kung ano na yung latest updates or latest na sitwasyon sa area na. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like this video, comment down below, subscribe, and click the notification bell for more updates. So this is the business park area of Cebu City guys. Ayan, so may mga mangilan-ngilan na pong mga motorista at saka mga taong lumalabas. Dito pala sa loob ng sinasakyan nating beep guys, so very strict din sila. So you have to wear face mask and also a face shield. I decided pala guys to give updates about Santo Niño Church and also Magellan's Cross. As we know, these areas are very known. There are many tourists, both local and also international. So, check natin yung latest updates after ng strict implementation ng quarantine. So, ngayon na least restrictive na siya. So, check natin kung kumusta na ba yung sitwasyon ng area. So dito sa ano guys, dito sa highway area, so as you see, may maraming sasakyan na rin guys na pumapasok dito sa city area. Mga loves, dadaan muna pala tayo ng Colon Street. So sa downtown area, because as we know, Colon Street is one of the busiest streets in Cebu City. So check natin yung sitwasyon ng Colon Street area bago tayo pupunta ng Santo Niño Church at saka Magellan's Cross everyone. So ayan, malapit na po tayo. Ayan, so everyone, nandito na po tayo sa Colon Street. Ayan, ito po yung sitwasyon dito sa downtown area. So before guys, pinaka-busy talaga ang Colon Street. So now, as you see, may mga mangilan-ngilan na pong mga taong bumibisita dito. Pero still very strict pa rin yung implementation dito guys. So mga loves, nandito na po tayo sa Santo Niño Church and also Magellan's Cross. Ayan, so ito po yung latest na sitwasyon dito sa area. As you see guys, so may mga tao na rin nandito. Ayan, so try natin i-check ng malapitan ang Magellan's Cross everyone. So samahan nyo lang ako. Thank you.
guys. So may mga candle vendors na rin nandito. So good to know guys, kasi additional income din naman nila yan. So sa likod ko guys, yan yung City Hall. May mga tao na rin nandun. So mamaya guys, so try natin mag-interview ng isa sa mga vendors. But before that guys, so pupunta muna ako ng Santo Niño Church sa loob. A few minutes later. Ayan guys, kakalabas na natin from Santo Niño Church. So bawal po tayo mag-take video sa loob. So wala po tayong video. Ayan, so nandito na po tayo ulit sa labas ng Magellan's Cross. Vlog. Vlog? Vlog, minister. Gloria sa mansa na Espiritu Santo. Viva Señor Santo Niño. Amen. Thank you, Te. Patong sa likod. Thank you, Te, ha? So guys, we are with Ate Florencia. She is a candle vendor. So may mga katanungan tayo sa kanya, guys. Ate, kailan kayo nag-start? Noong Sabado. So kumusta naman po yung pagtitinda natin? Medyo okay naman. Meron ding binta, konti-unti lang. In one day ilan magkano yung kinikita ninyo, Te? Hindi pareho, mayroong 300, 500. So yung 300, let's say 300 or 500 a day, sapat na ba yun? Kulang pa rin. Kulang lang. So at least 300 to 500. So, what time kayo mag-start dito, Te? Alas 6 ng umaga hanggang alas 5, imidya ng hapon. So ini-enjoy mo naman yung trabaho mo? Okay lang. Exercise, dala na yung exercise. Babayaran ba kayo dito habang natitinda kayo? Wala. Free? Free lang ang pagtitinda. Pero ano kami sa City Hall? Walang mga bawal naman. Yung ano lang, malinis yung paligid, tingnan yung mga taong magano ng mga basura, tapos suwayin sila na ilagay sa maayos yung basura. Ah, okay. So hiling ng City Hall sa amin. So ilan yung mga anak mo, Te? Isa lang. Ilang taon na po? 20. 20 years old? Oo. So, may trabaho na ba? Hindi, nag-aaral pa. Nag-aaral. I see. Sa ngayon, Te, na may pandemya, kumusta yung buhay natin? Mahirap. Kasi maraming nadaanan. Katulad ng pandemic ngayon, ubos lahat. Maraming problema na
di malutas. Katulad ng ano, pagkain, kasi ako lang bumubuhay ng ama ko. Yung asawa mo, ano yung trabaho ng asawa mo? Wala siyang trabaho, nasa bahay. Walang trabaho? Okay, so nasa bahay lang kasama ng anak mo. So yung anak mo is nandun lang sa Labangon? Oo, nandun sa amin po, nag-aaral. Okay. Huling katanungan, te. So, anong masasabi mo sa mga taong yung nawawala ng pag-asa sa buhay? Dasal lang, kapit lang sa Panginoon. So, always pray lang, Jude, no? Very important, Jude. So, maraming salamat, te. So, si Ate Florencia Salvi, guys, isang candle vendor. So, sabi niya, tuloy pa rin ang buhay. So, always pray lang, guys. So, thank you very much, guys. Maraming salamat.